natin, guys. Wala lang naman. Wala na, wala na. Ito na lang. Konti na lang. Ito lang. Ito lang natira, guys. Saka si Mochi. So, magpapadeliver tayo bukas. And then, kuryente reveal tayo today's vlog. Okay? Ayan, guys. Pag nagtatanggal, naglilinis kayo ng fridge, gumamit kayo ng ice scrap. Andiyan ba yung ice scrap? Andiyan. Gumamit kayo ng ice scrap. May ice scrap to si, ano, si Ace. And then, natatanggal din yung top glass. Kasi guys, nanunood yung mga dumi. Ayan o. So, kasi malikabong, naka-display. So, kailangan na siya. So, nakaangat siya. Nakaangat. Wala. O, mama. Ayan. So, yung mga, ano yan. So, basahan lang na malinis na nilaban. Okay na. No? Kung wala naman kayo nilalagay na ibang bagay, kundi ice cream lang. Hindi yan mga ngamoy. Hindi ako nagkaroon kahit kailan ng problema sa rep. Kahit hindi. So, may drain doon, guys. Hindi ko na hinintay magtubig kasi yung semento dito, guys, hindi pantay. So, pupunta lang dito lahat. So, lilinisin lahat yun para pag nilagay yung bagong ice cream, malinis na, ready na siya. Yan, angat mo. Yan. Ayan, guys, as much as possible I want to be this video is very quick, no? Sana nga quick, no? So, napakalaki nang naitulong ng Ice Ace, whatever you called it, basta ice cream or Ace ice cream. Nalilito kasi ako kung paano siya ipopronounce, eh. So, eto na yung pinaka-inaabangan ng lahat. Kamusta naman ang kuryente charge ni Ace ice cream mula nang dumating siya sa akin. So, man naka-isang buwan na, dumating na ang reading. Actually, nung nakaraan pa. Ano, baby? Ayan. So, ngayon nga, no? Dumating na. At magkano ba talaga ang naging charge ng kuryente mula nang nagsimula akong mag-Ace ice cream? So, shout out to Cruz Family Vlog na nag-ask. Sabi niya, Mami, update naman sa kuryente reveal or kuryente reveal or kuryente charge, no? Kamusta naman ang electric bill mo? So, ayun nga, no? So, ganun nga yung nangyari. Dumating na. Paulit-ulit. Ang sama kasi ng pakaramdam ni Mami Park. Alam nyo, guys, bago natin nga i-reveal yung kuryente, no? Kararating pa lang ng Ace, may mga bumibili na. Tapos, naglalagay pa lang ako sa lalagyan, no? Kasi iniwan na ako ng driver, hindi na raw nila ako matutulungan maglagay sa chest freezer. Ede, ako na lang ang naglagay. Tapos may mga orders ako na hindi naman na provide pa ni Ace. Marami akong order pero hindi ako nabigyan. So siguro kasi yung mga stocks na nagkakaagawan, kung sino unang mga naka-order o nagpa-reserve, siguro ganon. But anyways, isa din sa naging lesson learned ko dahil alam niyo ba, guys, ang tagal kong nawala ng ano, ng naubusan ng stocks ng ice cream, nasa around 4 days akong walang halos ice cream. Almost a week pa nga yata. Kaya pala sabi ng driver, parang ang tagal niyo po, ma'am, hindi nagpa-deliver. Kasi nag-depress ako at saka gusto ko talaga simot ang ice cream. So natiran lang talaga ako yung nanas na flavor o yung pineapple. Grabe talaga yung tinesting ko kasi kung talagang kahit wala akong ice cream, babalik-balikan ako ng mga customers ko. So ang kagandahan, guys, isa sa napakagandang advice, when you are following the SRP or the suggested retail price, babalik-balikan ka talaga. And also yung kung paano mo ine-entertain ang iyong mga customers and yung kung paano mo sila alagaan while they are in your store, no, choosing their items, ganyan. So yun yung isa sa napakagandang naging style ko, no. At kaya naman kahit napakatagal ko nang mga isang linggo ko halos na nawala ng ice cream, talagang nagbabalik-balik talaga sila sa akin. At sabi nila, ate, kailan ka magkaka-ice cream? Ate, kailan ka magkaka-ice cream? Yun yung masarap, no? But anyways, ayan na. Meron na tayong stocks ulit. And nahulugan cellphone. So, yun nga. Meron na tayong stocks ulit. At hindi na natin pababayaan na ma-out of stocks tayo, no? So, isa kasi sa nag-angat ng sales kay Mami Park ay ang Ace ice cream. Kahit pa sabihing nag-charge tayo ng kuryente. So, naalala nyo ba yung last vlog ni Mami Park na ang sabi ko doon? Ito yung mga questions usually sa atin, no? Lalo na doon sa mga magbabalak pa lamang or gustong mag-apply for
franchising ng Ace Ice Cream. Malakas ba sa kuryente ang chest freezer? Ito ba ay inverter? Ganyan-ganyan. Yung kitaan ba? Paano? Magkano? Ganyan. So, I always advises, kahit saan naman na negosyo, no? Bago nyo pasukin ang isang hanap buhay or bago kayo mag-ads on, always have a survey. Sino ba mga target market mo? Marami bang bata? Marami bang matatanda? Ano ba ang ages na sakop ng isang items na i-add mo sa tindahan mo para hindi ito ma-stuck sa iyong tindahan? Para mabilis maubos or mabilis kang makarolling. So, yun yung mga dapat na kinoconsider natin. So, sa mga nag-failed na parang nag-back out sila, they stop it, ganyan. Siguro kasi yung decisions nila sa pag-handle or pag-adds ng isang items tulad halimbawa ng ice cream ay hindi muna nila inaral. Hindi muna sila nagkaroon ng survey or ng pagmamasid. Basta bigla na lang gusto ko ganito, ganyan. Gusto ko meron akong ganyan. So iyan ay pinag-iisipan. Iyan ay pinaplano. Tulad ng ginawa ni Mommy Park. Bago ako nag-adds, alam naman natin guys, hindi maikakaila na I have existing ice cream already na kine-carry. But, ganun kalakas yung loob ko na mag-carry muli. At yun nga, winelcome natin si Ace Ice Cream sa ating store. Kasi, nakita ko yung demand. Nakita ko yung wants ng tao. So, before you enter into that decision, ganun din yung gawin nyo. Hindi yung dahil nagustuhan nyo lang, hindi yung dahil a-trip nyo lang, or hindi yung dahil sa baka maganda lang siya sa social siya sa store natin. But the truth is talagang malakas makasosyal talaga sa tindahan. Ang lakas talagang makaganda ng display sa tindahan na meron kang Ace Ice Cream. Kasi maganda nga yung chest freezer, ganyan. And also yung mga klase ng ice cream, yung mga ano niya, yung mga packaging pa lang, bonggam-bongga na, no? And pang international pa. So kaya naman, yun yung ina-advise ko bago nyo pasukin, no? Para hindi kayo dumadating dun sa point na nadi-disappoint kayo, no? Kahit ano pang ice cream ang i-carry nyo, mapa-ace man yan, mapa kung anumang tatak ng ice cream yan, always have first a survey kung talagang ito ay mabilis sa lugar mo, kung talagang ito ay in demand, no? Para bago ka magpababa ng items or ng chest freezer, alam mo na kahit pa paano, eh, hindi ka naman mani-negative, no? Or hindi ka naman break-even man lang. Kumbaga ba, para kahit pa paano, may kabig ka naman. At mababayaran, mako-cover up ang gastos ng kuryente sa'yo. So today, I am going to reveal, shout out to Cruz Family Vlog na nagre-request, Mami Park, please naman, mag-update ka kung magkano ang kuryente na inabot ng iyong chest freezer na Ace Ice Cream mula nang ikaw ay nag-franchise. So, kaya naman, nandito na, nakaraan pa dumating ang bill, nasa around 26 pa nung dumating ang bill natin yata, or 23. So, nandito na. So, ang previous bill ni Mommy Park before ay 1,094.14 lang. Wala pa si Ace. Ang nahandyaan that time, ang nakasaksak lang is yung chest freezer ko na ayan. Ang nakasaksak lang dyan sa unit ko, kung nasaan si Ace noon, ay, nung bago dumating si Ace, ay isang chest freezer na Fujidenso na handaan ang aking mga frozen products. And yung isa kong kinikerry na ice cream na chest freezer din, malaki din. Ngayon, dumating si Ace, no? So, dati, ang binayaran ko, last time na binayaran ko, is 1,094 pesos. So, ngayon, nung dumating nga si Ace, ang binayaran ko ay 1,000, or ang bill ko, hindi ko pa pala ito binabayaran, 1,796 pesos. So, ibig sabihin, nadagdagan ako ng 700 pesos sa aking bill. Mommy Park, 700. Ang laki, imagine that, 700. Paano yan? Ano ang naging kitaan mo? So, yung huli kong mga produkto na bago ako nagbayad ng kuryente na last, yung huli ko, nung dumating na si Ace Ice Cream, nasa around 10,000 ang laman ng aking ice cream. 10,000 ang halaga. So, dati nabanggit ko sa dati kong previous vlog, di ba, na nasa almost 25% ang kitaan sa ating ice cream. So, kung magpa-probable tayo, kasi napakahirap naman syempre guys, na mag-aano tayo ng pa-isa-isang kwenta, di ba? So, hahanapin ko pa lahat ng resibo. Ang hirap naman nun, mag-probable na lang tayo. When you say probable, close to exact. Okay? Not accurate, but close to exact. So,
bilangin natin, kung 10,000 ang halaga ng ice cream na meron ako, and then ita times natin sa 25%, ibig sabihin, kumita ang ice cream ko ng 2,500. Ilalas natin ang ating expenses, which is yung kuryente na 700. Okay? 2,500 less 700 is equals to 1,800 pesos. Imagine that, ang nadagdag na sales sa ating tindahan ay 1,800. Galing lamang yan kay Ace Ice Cream. So, na-cover up na niya yung gastos na kuryente. Net income na yan. So, ano pa ba ang hinihintay mo, diba? Kung napakalakas ng ice cream sa inyo o napakaraming bata at napakaraming parokyano. Ang ice cream ay napakagandang simulan na ads on or simulan na negosyo sa iyong lugar. Hindi lang kasi pambata iyan. Alam niyo ba na mas marami pa ngayong matatanda sa akin na bumibili ng Ace Ice Cream. Di kayo maniniwala. Kung bumili sila, grabe. Grabe talaga, as in. Napaka bestseller sa akin is yung grabe guys, is yung ano, yung Chocolate Krispies na pang 20 pesos lang. Ayan, may mga bumibili kasi kaya pahinto-hinto tayo. Sorry for the interruption. Yan ang natural vlog, no? So, yun nga, napakabili, no? Yung Coffee Crispy, halos lahat naman, guys. Kasi hindi kayo maniniwalang kahit ako, naubos ang ice cream. Grabe talaga. Talagang nagugulat na lang ako everyday. Bumababa yung, ano, bumababa yung level ng stocks ko sa ilalim ng ice cream. Kaya parang sabi ko, totoo ba to? Grabe, ganyan. So, maganda ang location ko, kaya naman maganda rin ang kitaan ko. So, kayo guys, ayan. So, kaya naman, huwag nang mag-atubili na magtanong sa ating mga official pages ni Ace Ice Cream dyan sa inyong lugar. No, tulad ko, dito sa amin, sakop kami ng Balagtas. No? So, advice again, doon lamang sa mga legit, mga totoong empleyado ng Ace Ice Cream, ha? Huwag kayong papatol doon sa mga hindi naman mga naka-uniform or walang maipakitang mga patunay na sila ay from Ace Ice Cream. At ang transaction, always COD o cash on delivery. Hindi nagkakaroon ng transaction on GCash or online ang Ace Ice Cream. Parati lagi, baba ang produkto, saka ka magbabayad. Okay? So, kaya naman, inaanyanyahan ko kayo na kung maganda rin lang naman ang location nyo at nag-hesitate pa kayo dahil baka malakas sa kuryente, eh, pag-isipan nyo rin, no? Kasi, kay Mommy Park, sa part ko, although sabihin na natin, Mommy Park, hindi naman lahat ng case katulad mo, maganda ang naging kitaan. That is why I'm always saying na bago nyo pasukin o bago kayo mag-adds on ng mga kahit anong produkto sa inyong tindahan, lagi kong advice, magkaroon muna kayo ng survey or trial and error. Or kaya naman ay magkaroon kayo ng pagninilay. O, di ba? Parang ang bagal ni Mami Park. Kasi kumain ako ng ginger ano ginger candy kasi medyo hindi maganda ang pakiramdam ng Mami Park. Ayan. So, ayan na. 700 ang nadagdag sa kuryente ng Mami Park. At kumita naman ako ng 2,500 ni Lesco. Kaya naman, nagkaroon ako ng maliwanag na 1,800 net income. Ayaw ka pa ba? Napasosyal mo pa ang iyong tindahan? Nakadisplay ang ating Ace Ice Cream na chest freezer na napakaganda, nakakaakit. Bibili ng ice cream hanggang sa bibili na ako ano-ano dito sa store. Diba? Okay, so this is a very quick video lang. Quick nga sana. Bye!